Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at maawain naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, nagpapasalamat po kami sa dakilang biyaya na pagtawag at pagligtas sa amin sa mga huling araw na itinakdaan ng Diyos. At pinagkalooban kami ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos ng walang bayad. Salamat po sa pagpapahintulot sa amin na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon na magkatipon-tipon sa harap ng Panginoon sa oras na ito, na nagpupuri sa Panginoon dahil sa kanyang dakilang biyaya at pag-ibig, nag-aaral ng salita at nagkakaroon ng fellowship kasama ang Panginoon sa banal na kapulungan. Naniniwala po kami na kasama namin ang Panginoon sa oras na ito. Ituon mo po ang iyong pansin sa amin at panatilihin kaming matatag sa pamagitan ng iyong mahabaging mga kamay at punuin mo po kami ng kasaganahan ng iyong biyaya at buhay at ng kapangyarihan ng salita ng Espiritu Santo. Tulungan mo po kaming lumakad ng nararapat bilang anak ng Diyos at ipahayag ang iyong kamanghamanghang biyaya sa maraming kaawang-awang kaluluwa upang marami ang maligtas at ang gawain ng Diyos ay magpatuloy. Dalangin namin ang mga churches sa buong mundo at lahat ng kapatiran na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at ipinapangaral ang Ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapan. Pakiusap, samahan ninyo po sila na mga na may dakilang biyaya at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tulungan ninyo kaming gawin ang dakilang gawain ng Diyos sa pamagitan ng matapang na pagpapahayag ng Ebanghelyo maging sa may hirap na sitwasyon. Pakiusap, tulungan po ninyo ang mga may sakit at nasa kahinaan sa pamagitan ng iyong mahabaging mga kamay. Tulungan mo po kami na walang sinuman ang matisod. Ibigay mo po sa amin ang napapanahong salita at ituro sa amin ang daan na dapat naming lakaran. Maging sa mga oras na ito, pakiusap, ituro mo po sa amin ang biyaya ng Panginoon na nais mong ihayag sa amin, ang banal na kalooban mo para sa amin, at kung paano mamuhay ang mga Kristiyano. Sa oras na ito, sa iyo at sa banal na Espiritu lamang kami nagtitiwala. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Ngayon po, buksan po natin ang ating mga Biblia. Tingnan po natin sa Mateo chapter 6. Babasahin ko po Mateo chapter 6. Mateo chapter 6 verse 26 hanggang 33. Mateo chapter 6 verse 26 hanggang 33. Mateo chapter 6 verse 26 hanggang 33. Tingnan ninyo ang mga ibon sa impapawid, hindi sila nag-aasi, kugumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano sila lumalaki. Hindi sila gumagawa o mahabi man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. At kung gayon, binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at kinabukasan ay tinatapon sa kalan. Hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot sapagkat hinahanap ng mga hintilang lahat ng mga bagay na ito. At batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito.
Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sa pamagitan ng summer retreat, fall retreat, mga Bible seminars sa bawat church at pangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo, maraming mga kaluluwa ang naligtas at nagbigay o nagbibigay ng malaking kasiyahan at kalwalatian sa Diyos. At nagbibigay ito ng malaking kaginhawaan at kagalakan naman po para sa atin. Tayong mga naligtas ay hindi pa lubos na naunawaan o maunawaan kung gaano kamangha-mangha yung biyaya ng Diyos na natanggap natin yung kaligtasan. Tulad ito ng pagtanggap ng regalo pero hindi pa natin alam kung magkano ito at kung gaano ito kahalaga. Habang patuloy natin pinag-aaralan ang Biblia, higit nating naunawaan ang dakila at kamangha-manghang biyaya ng kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At kung gaano natin naunawaan ito, nag-uumapaw naman ang ating pagpapasalamat at kagalakan. At ito ang humihimok sa ating buhay mananampalataya. Ang tao ay hindi lubusang naunawaan ang biyaya ng Diyos ay hindi magagawang makasunod sa salita ng Diyos at bigyang lugod ang Diyos gaano man siya magsikap na mabuhay ng relyoso. Dahil ang kalooban at pagsisikap ng tao ay napakahina at limitado. Hindi mabibigyang kasiyahan ng Diyos na nagnanais ng kasakdalan. Tanging ang mga nakakaunawa, ang may kagalakan at pagpapasalamat sa biyaya ng Diyos ang maaring magbigay lugod sa Diyos. At magagawa mong sumunod sa salita ng Diyos. Maari nating sabihin na ang mga taong ligtas ay unti-unting lumalago sa pananampalataya at higit niyang naunawaan ang biyaya ng Diyos at labis ang kanyang tuwa at pagpapasalamat. Kilala ng bata ang magulang na nagsilang sa kanya at masaya siya dahil alam niyang mahal siya ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi pa niya alam kung gaano kalaki at kahanga-hanga ang biyayang ito. Dahil dito, minsan nakakalimutan niya ang biyaya mula sa kanyang magulang na nagluwal, nagpalaki at nagturo at nagpagal sa kanya ng labis. Nawala yung kanilang pagpapasalamat sa kanilang mga magulang at nawala yung pusong sumusunod. Sa halip, nagdulot sila ng gulo. Habang mas lalo nating naunawaan ang napakadakila at kamangha-manghang biyaya ng Diyos, mas lalo tayo nagpapasalamat sa Kanya. Mas binibigyan lugod ang Diyos, mas sumusunod sa Diyos, at mas makakapamuhay ng matuwid bilang mga anak ng Diyos. Hindi lamang mga bagong ligtas, kundi yung mga naunang naligtas na nabubuhay sa pananampalataya nang hindi pa lubos na lalaman kung gaano kadakila at kamangha-mangha yung biyaya ng Diyos. Kaya naman, patuloy kong sinasabi sa inyo kung gaano kalaki at kamangha-mangha ito sa ilalim ng paksang ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa mga tao. Sa mga Hebreo, chapter 2, verse 3, sabi dito, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong kadakilang kaligtasan? Ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay napakalaki at kamangha-mangha gaya ng sinasabi sa verse na ito. Sa likod ng salitang ganito kadakila, sinasabi kung gaano tayo iniibig ng Diyos at kung paano siya nagpa siya upang iligtas tayo at kung gaano kadakila at kahanga-hanga ang biyayang ibinigay ng tagapaglikhang Diyos sa mga kahabag-habag na makasalanan. Kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan, ang kapabayaan, ibig sabihin ay walang pakialam. Itinuturing na walang halaga ang kaligtasan, pagiging hindi interesado, paano tayo makakatakas sa paghatol ng Diyos? Sinasabi ng Biblia na ang paghatol ng Diyos ay hindi darating dahil sa ating mga kasalanan. Pinatawad ng Diyos ang sinumang makasalanan at iniligtas sila at ipinagkaloob sa kanila ang biyaya ng Diyos, tulad sa dakilang regalo na libreng ibinigay. Subalit, kung pinababayaan at tinatanggihan ng makasalanan ang dakilang regalo na ito, parurusahan sila ng Diyos. At sa mga ligtas, kahit na natanggap nila ang dakilang kaligtasan, ngunit hindi niya ito itinuturing na mahalaga,
walang pusong nagpapasalamat, at pinababayaan ng kaligtasan, hindi po siya magkakaroon ng mabuting Christian life. Kung paanong nalalaman niya kung gaano kalaki at kahalaga ang kaligtasang natanggap niya, labis din niyang pahahalagahan ang kaligtasan ng ibang tao. Kaya doon sa Mateo chapter 18 verse 14 sabi, kaya't hindi kalooban ng inyong ama na nasa langit ng isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Kung sila man ay makasalanan at walang halaga, mayroong espiritu sa loob nila na nilikha ayon sa wangis ng Diyos at iniibig ng Diyos ang kanilang espiritu at pinagkalooban sila ng dakilang biyaya upang maligtas ang kanilang espiritu. Kaya po, kung ikaw ay ligtas, kailangan mong pahalagahan yung espiritu ng ibang mga tao gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong kaligtasan. Subalit, kung hindi ka interesado sa kaligtasan ng iba, malamang ang ibig sabihin nito ay hindi mo rin pinahalagahan yung kaligtasang natanggap mo. Sino mang nagpapahalaga sa kaniyang sariling buhay ay kailangan ding pahalagahan ng iba. Kaya tinawag itong dakilang kaligtasan. At sinasabi sa awit ng paulit-ulit, purihin nila ang Panginoon dahil sa kanyang tapat na pag-ibig, dahil sa kanyang kahangahangang mga gawa sa mga anak ng tao. Sa kanyang kahangahangang mga gawa sa mga anak ng tao. Hindi nalalaman ng mga tao ang kahangahangang bagay na ito, kaya patuloy silang gumagawa ng mga walang kabuluhang bagay dito sa mundo. Sa Isaías chapter 55 verse 1 hanggang 5 sinasabi, O lahat ng nauuhaw pumarito kayo sa tubig at siyang walang salapi pumarito kayo. Kayo'y bumili at kumain. Pumarito kayo, kayo'y bumili ng alak at gatas ng walang salapi at walang halaga. Ibig sabihin, tanggapin ang biyaya ng Diyos na ibinigay ng walang bayad. O lahat ng nauuhaw. Ang mga tao sa mundong ito ay nauuhaw sa iba't ibang mga bagay. Hindi ba sila'y laging nag-iisip kung paano sila makukontento tulad ng isang taong nauuhaw para sa tubig at taong gutom para sa pagkain? Ngunit sinasabi ng Diyos, ano't kayo'y gumugugol ng salapi sa hindi pagkain at ang inyong sahod sa hindi nakakabusog? Pakinggan ninyo akong mabuti at kainin ninyo kung ano ang mabuti at malugod kayo sa katabaan. Ang inyong tenga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin, kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay, ako'y makikipagtipanan sa inyo ng walang hanggan ayon sa tapat na kahabagang ipinakita kay David. Yung mga taong nagsusumikap at naghihirap para sa makamundong bagay, sila yung ano kayo'y gumugugol ng salapi at sa hindi pagkain, sa hindi nakakabusog, sa hindi nakakapagbigay ng totoong kaligayahan. Sabi, pumarito kayo sa akin at makinig. Ako'y makikipagtipanan sa inyo. Makinig kayo sa akin at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. Ito yung patuloy na sinasabi ng Diyos. Sinabi rin ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sa lahat ng nanlulupaypay at lubhang nabibigatan sa mundong ito, iniimbitahan sila ng Panginoon upang bigyan ng totoong kalayaan, totoong kapahingahan at totoong kapayapaan. Subalit, yung mga tao ay tumitingin lamang sa mga makamundong bagay. Si Solomon, siya ay nagpakasasa sa lahat ng mga bagay sa mundong ito at sinabi sa Ecclesiastes, lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Tulad ng pakikipaghabulan sa hangin, namatay siya ng naghahanap sa mga walang kabuluhang mga bagay at siya'y pupuksain magpakailanman dahil tinanggihan niya ang walang hanggang buhay na kaloob ng Diyos at ang kanyang dakilang kaligtasan. Subalit tayo ay nakatanggap ng dakila at kahangahangang biyaya ng Diyos. Doon sa Efeso chapter 2 verse 8, sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Yung salitang biyaya
walang bayad, kaloob, lahat ito ay pare-parehas ng ibig sabihin. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Natanggap natin ang dakila at kahangahangang kaloob. Subalit, ano ang kaloob na ito? Hindi po ito simpleng bagay kaya paulit-ulit kong sinasabi. Kung tayo'y ililibre ng pagkain, siyempre napakaraming masasarap na pwedeng makain. Lalo na kung pupunta tayo sa isang buffet. Maraming iba't ibang klase ng pagkain, lasa, nutrisyon na pwedeng maibigay sa atin. Tulad nito, nakatanggap ako ng regalo at hindi ito iisang regalo. Ito ay nilalaman ng iba't ibang uri ng regalo. Ang kaligtasan natin ay hindi simpleng regalo. Maraming regalo at nakapaloob dito na hindi natin nalalaman. Tulad ng assorted gift set. Ang pinakadakilang kaloob ng Diyos na ibinigay sa tao, ano po ito? Ibabahagi ko po sa iba't ibang paraan. Doon sa Efeso chapter 1 verse 7, sinasabi, sa kanya'y meron tayong katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Ang salitang katubusan, ito ay nangangahulugang binayaran. Binayaran niya yung utang, yung sumpa at paghatol na inutang natin. Ito ay tinatawag na pagtubos. Ang sumpa at paghatol na dapat nating tanggapin ay ipinasan sa walang kasalanan na nag-iisang anak ng Diyos at siya ay namatay sa krus at nagdusa ng kahihiyan at sakit at ibinuhos ang kanyang mahalagang dugo upang tubusin ang ating mga kasalanan magpakailanman. Magpakailanman, ito yung una natin dapat maisip. Naintindihan mo po ba na ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa sansinukob, ang kanyang kaisa-isang anak ay namatay para sa mga makasalanang tulad ko? Ito ay lampas sa ating pangunawa, pero ito po ay totoo. Hindi ito kwentong gawa lamang ng tao. Ang Diyos ay naging katulad ng tao upang gawin ang tao na katulad ng Diyos. At iniwan niya ang kanyang maluwalhating trono at pumunta sa mababang mundong ito upang iligtas ang mga hamak na makasalanan at itaas sila sa isang mataas at maluwalhating lugar. Gaya ng sinasabi ko noong nakaraang linggo, dun sa awit number 8 at sa Hebreo chapter 2, si Jesus ay higit na mataas kaysa anghel. Sa katunayan po, siyang lumikha at anak ng Diyos, sa isang saglit ay naging mas mababa kaysa isang anghel. Ang Diyos ay mas mataas kaysa sa isang anghel at ang tao ay mas mababa kaysa isang anghel. Sa loob ng 33 taon, siya ay naging mas mababa kaysa sa anghel tulad ng isang makasalanan at kinuha niya ang lahat ng paghatol, sumpa, kahihiyan at sakit na nararapat sa mga makasalanan at namatay. Hindi ba't kamangha-manghang biyaya iyon? Hindi natin maintindihan. Bakit siya na mas mataas kaysa sa anghel ay naging isang tao na mas mababa kaysa anghel? Ang tao ay mas mababa kaysa anghel. Sa tingin natin, ang mga anghel ay napakahusay na nila lang. Opo, totoo ito. Ito ang pangalawang pinakamalwalhating nila lang pagkatapos ng Diyos. Ito ang pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa Diyos. Ngunit si Jesus ay namatay bilang isang tao na mas mababa kaysa sa isang anghel at bumangon sa isang mas mataas na lugar ng kaluwalhatian. Ito'y upang iligtas ang isang tao na mas mababa kaysa sa isang anghel at dalhin siya sa posisyon ng Diyos na mas mataas kaysa sa isang anghel. Doon sa Hebreo chapter 2 verse 10, sinasabi, maraming anak. Si Jesus yung nag-iisa at natatanging anak, subalit ngayon ay maraming anak na ang naipanganak na muli nang dahil sa kamatayan ni Jesus. Kung paanong ang isang butil ng trigo ay namatay at nagbunga ng maraming bunga.
sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian, ang pagliligtas sa atin ni Jesus at ang pagliligtas sa mga makasalanan mula sa impyerno tungo sa pagiging anak ng Diyos, at maipanganak pa ang marami upang makapasok sa kaluwalhatian. Yun ang layunin. Sa Hebreo 2:10, sapagkat nararapat na ang Diyos at tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamagitan ng mga pagdurusa. Upang maisakatuparan ang dakilang gawain ngayon, upang maisakatuparan ang kamanghamanghang gawain ng kaligtasan, sinabi ng Biblia na si Kristo, ang Panginoon ng kaligtasan, ay karapat dapat na magdusa. Kaya ang posisyon ng mga ligtas ay isang maluwalhating posisyon na mas mataas kaysa isang anghel. Hanggat nabubuhay tayo sa kasalukuyang mundo, meron pa tayong mga katawan. Ngunit ang ating mga kaluluwa ay nasa mas mataas na posisyon kaysa sa mga anghel. Sa Hebreo 1:14, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Tinutulungan ng anghel na sila ay maligtas, pinaglilingkuran, pinoproteksyonan at ginagabayan ng mga ligtas hanggang sa makapasok sila sa kaharian ng langit. Pagpunta natin sa langit, tutulungan tayo ng mga anghel. Sa langit, tayo ay mga anak ng Diyos at mga asawang babae ni Kristo, ngunit hindi ang mga anghel. Dahil si Kristo ay hindi namatay para sa mga anghel. Ang mga anghel ay sa sandaling bumagsak ay nawawasak magpakailanman. Ang Diablo at ang kanyang mga alagad ay nahulog na anghel na si Lucifer at ang kanyang mga lingkod. Sa sandaling sila'y nabigo, sila ay mapapahamak magpakailanman. Sa 2 Pedro chapter 2, sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel nang magkasala sila, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at nilagyan ng mga tanikala ng kadiliman upang ingatan hanggang sa paghukom. Pinakawalan ng Diyos si Satanas ng ilang sandali ngayon, ngunit ginamit ito ng Diyos sa maikling panahon upang subukan ang maging katanggap-tanggap ang mga tao mapupunta sa langit upang ang mga tao ay pumili para sa kanilang sarili sa pagitan ng Diyos at ng Diablo. Ngunit sa huli, kapag natapos na ang gawain ng Diyos, ang Diablo at ang kanyang mga anghel ay mamamatay magpakailanman, at para sa mga hindi maliligtas, tulad sa Mateo 25:41, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, dun kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Ngayon, kailangan mong malaman na ang posisyon ng isang taong naligtas ay mas mataas kaysa sa isang anghel. Hindi mo ba nararamdaman? Pero, totoo po ito. Sabihin natin, ang ilan ay mga prinsipe. Siya ay isang prinsipe, ngunit kapag siya ay isang sanggol, siya ay mukhang mahina. Wala siyang pinagkaiba sa ibang bata. Siya ay umuuhi o dumudumi at nagsusuot ng diaper. Kaya nga dun sa 1 Juan chapter 3, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Tayo ay mga anak ng Diyos, ngunit kung ano tayo sa hinaharap ay hindi pa nahayag. Ngunit dapat tayong maging mga anak ng Diyos. Ngunit kapag nagpakita ang Panginoon sa kaluwalhatian, tayo ay magiging katulad niya. Kapag naging katulad tayo ng Panginoon, makikita talaga natin ang Panginoon. Kaya narito ang kamanghamanghang salita ng Diyos. Ang pinakadakilang kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos, una ay ang matanggap natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mayroon pong kapatawaran ng mga kasalanan. Kasi walang kaligtasan kung hindi mapapatawad ang mga kasalanan. Sa Hebreo 9:12, sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. Sa pamagitan ng pagtubos, ang mga kasalanan ay napatawad at gayon din ay inaring ganap. Meron lamang kaunting pagkakaiba yung salitang napatawad ang mga kasalanan at inaring ganap.
ang iyong mga kasalanan ay napatawad. Ang ibig sabihin nito ay tinuring kang parang hindi nakagawa ng kasalanan. Ariing ganap, ibig sabihin naman nito ay itinuring kang parang isang taong tumutupad sa lahat ng kautusan. Kaya kung titingnan natin sa Roma 5:19, sapagkat kung paanong sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamagitan ng pagsunod ng isa ang marami ay magiging mga matuwid. Kaya kung paanong tayo naging mga makasalanan dahil kay Adan, gayon din naman tayo'y ginagawang matuwid kay Jesus. Kaya kahit na wala tayong ginawang matuwid, tayo'y ibinibilang ng Panginoon na matuwid sa pananampalataya sa kanyang biyaya. Ang hindi pagsampalataya ay kasalanan, at ang pagsampalataya ay katuwiran. Hindi ba ito nakakagulat? Ganito tayo inaring ganap. Sa Efeso 2:1, kayo no'y mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Hindi ba nakamamangha na ang isang patay ay mabuhay? Sabihin nating may isang taong namatay, nailibing ng at mahigit isang taong gulang na ay nabuhay mula sa mga patay. Ito'y talagang hindi pangkaraniwang himala. Subalit, ang kaluluwang namatay kay Adan ay muling nabuhay kay Jesus. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga at maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Nang marinig ni Lazaro ang salita ng Diyos, sinabi ng Biblia na si Lazaro ay 4 na araw nang nakalibing, siya ay nabubulok at nangangamoy na. Sa Juan 11, sinabi ni Jesus, buksan ninyo ang pinto ng libingan. Sinabi ng mga tao, nangangamoy na siya ngayon, huwag na nating buksan. Sinabi ng Panginoon, buksan ninyo. Maaring napakabaho na nito, subalit sinabi ni Jesus, Lazaro, lumabas ka. Maaring sinabi ng mga tao sa paligid, nagbibiro ata siya. 4 na araw siya nang nakalipas simula nang siya ay namatay. At siya ay nabubulok at nangangamoy na. Inisip ba talagang natutulog si Lazaro? Subalit, habang sinasabi ng Panginoon, lumabas ka, si Lazaro ay lumabas na nababalutan ng telang panlibing. Siya ay inyong kalaga na tayaan ninyong makaalis. Itinuturo sa atin ng pangyayaring ito na ang katawan ay kagaya ng libingan at sa loob ng katawan ay mayroong patay na kaluluwa dahil sa kasalanan at pagsalangsang. Ipinaliwanag nito kung paanong ang kaluluwa na patay sa kasalanan at pagsalangsang na nakarinig ng salita ay nabuhay ay kagaya ng patay na namatay kay Adan 1,000 taon na ang nakakaraan. Ito'y gawain ng Diyos. Sa tingin ninyo ba'y kakaiba ito? Sa tingin ninyo ba'y hindi ito kayang gawin ng Diyos? Sa katapusan, ang mga namatay sa kasaysayan ay sapagkat dumating ang oras na ang lahat ng mga nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Silang gumawa ng mabuti ay makakatanggap ng pagkabuhay na muli sa nabuhay at maliligtas. Silang naligtas ay mamumuhay ng maayos. Sinasabi ng talatang ito ang resulta ng pagiging ligtas. Silang naligtas at namuhay ng maayos ay muling mabubuhay at ang kanilang katawan din ay muling bubuhayin. Sa Juan 11:25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay ay mabubuhay. Yung katawan ay mabubuhay bagamat ito'y mamatay. Ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Kapag ang kaluluwa'y naligtas, agad siyang nabubuhay, ang katawan ay mamamatay at muling bubuhayin. Sa mga huling araw, ang katawang may pagkasira, doon sa 1 Korinto 15:52, ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira. Ang mga taong nabubuhay ay biglang mababago kapag dumating ang Panginoon. Kagaya ito ng isang nakakadiring insekto na naging isang paru-paro. Ang mga taong ito ay hindi lamang mapupunta ang kanilang kaluluwa sa impyerno, silang mga namumuhay na hindi mga ligtas. Yung kanilang katawan na nagkasala ay kasamang mabubuhay papuntang impyerno. Kaya sa katapusan, bubuhayin ng Diyos maging ang kaluluwa at katawan.
binubuhay silang muli ng Diyos. Subalit nang tayo'y naligtas, ang kaluluwa nating namatay dahil sa kasalanan at pagsalangsang ay agad na nabuhay. Kagaya ng isang kaya sa harapan ng Diyos, mayroong dalawang uri ng tao sa mundo, yung buhay at patay. Silang mga naligtas ay mga buhay at yung mga hindi naligtas naman, sila ay mga patay. Kagaya sila ng mga zombie. Gaano ba kakilakilabot ang mga taong hindi ligtas sa harapan ng Diyos? Ang pag-aasawa ng isang ligtas sa hindi ligtas ay kagaya ng pag-aasawa ng taong buhay sa isang patay. Pag-isipan ninyo ito. Gaano ba ito kakilakilabot? Kahit gaano man kaganda ang isang babae, maaari bang mabuhay ang isang lalaki kasama ang patay na babae? Maaari ba silang magsama? Pwede ba? Hindi. Ito ay kakilakilabot. Hindi ito. Hindi po ito maaari. Anyway, ang mga kaluluwang namatay dahil sa kasalanan at pagsalangsang ay muling nabuhay. Kaya nga sinasabi sa Efeso chapter 2 verse 4 hanggang 5, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging nun tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Tayo'y naligtas, ibig sabihin tayo'y binuhay ng mga patay sa ating mga pagsalansang at mga kasalanan. Ito'y nakakamanghang bagay. Ngayon, ang ating mga kaluluway buhay. Kung titingnan natin sa Juan 5:24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sinasabi rin sa Juan 10:28, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, buhay na walang hanggan. Ito ay magpakailanman, buhay na hindi namamatay. Hindi na tayo mamamatay dahil nakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. May nagsabi, ang mga ligtas ay maaaring mapunta sa impyerno pag nagkamali. Hindi po. Ang tao bang nakatanggap ng buhay na walang hanggan ay mapupunta sa impyerno? Ang taong ligtas ay anak ng Diyos, kaya mapupunta ba sa impyerno ang anak ng Diyos? Sino nagsabi ng ganito? Kung ang isang tao ay naligtas sa pamagitan ng kanyang pagsisikap, kung gayon maaari siyang mawala ng kaligtasan pag siya'y nagkamali. Kung nakatanggap ako ng isang bagay dahil sa paggawa ng mabuti, kung gayon kapag nakagawa ako ng mali, maaari itong mawala. Nang tayo ipinanganak sa mundong ito, ipinanganak ba tayo dahil sa tayo'y mabuti? Hindi, ipinanganak tayo ng ating mga magulang. Mabuti man ako o hindi, ako ipinanganak ng aking magulang. Kagaya nito, mabuti man ako o hindi, natanggap ko ang buhay na walang hanggan at naging anak ng Diyos nang ako ay naligtas. Subalit, kahit naligtas ang isang tao, ay maaari pa rin siyang mapunta sa impyerno pag nagkamali siya. Totoo ba ito? Hindi po. Kaya sinabi sa Juan 10:29, ang mga ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Doble o triple ang kaligtasang itinitiyak po sa atin. I shall not be forsaken because he bought with blood. Kung meron kang biniling mahalagang bagay na gamit ang iyong buong kayamanan, ito'y iyong iingatan. Hayaan nyo lamang bang itong mawala? Sabihin nating ilagay ninyo ang pinakamahalagang kayamanan sa isang high security vault sa bangko sa Korea. Kung gayon, hindi ito mananakaw maging ng international vault robber. Ang kayamanan sa bank vault sa underground ay maaring nakawin, subalit ang buhay ng isang taong ligtas ay hindi maagaw ni Satanas. Dahil ang buhay ng isang ligtas ay nasa mga kamay ng Panginoon at ito ang pangako ng kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Ipinangako ng Diyos ang buhay na walang hanggan, yung hindi nawawalang buhay. Kaya
Nakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan at sa 1 Pedro 1:3 purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinangak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay. Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at binigyan tayo ng bagong buhay sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Ipinanganak muli sa ng tubig at espiritu, ibig sabihin ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, katubusan at bagong buhay. Kaya tayo ipinanganak niyang muli sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay at tayo'y panganak sa isang buhay na pag-asa. Ang pag-asang meron ng tao sa mundong ito ay hindi buhay na pag-asa. Ito'y gusto lamang nila. Anong uri ng pag-asa itong mawawala pagkalipas ng ilang sandali? Hindi po ito pag-asa. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. Iniligtas niya tayo upang ibigay sa atin ang walang hanggang kaharian ng Diyos. Isang maluwalhating mana na hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas. Kaya sa mga naligtas, ito'y tiyak. Subalit sa mga taong nagugulat kapag sinasabing tayo ay naligtas, bagamat ligtas ako, sinasabi nilang paano mo na lamang ligtas ka? Kapag sinabi mo namang ako'y naipanganak na muli, mas lalo silang nagugulat. Magkaparehas lamang po yung kahulugan nito. Ako'y kasal na at mayroon akong asawa. Ay magkaparehas lamang. Ikinasal ka na. Paano mo nalaman yun? Malalaman ko lang ba yun kapag patay na ako? Malalaman ko lamang ba na may asawa ko kapag patay na ako? Hindi po yung pagmamataas kasi alam ko na may asawa ako. Ang ating mga kasalanan ay napatawad na. Tama po ba? Tayo inaring ganap, tayo inaligtas, ang ating mga patay na kaluluwa ay nabuhay. Meron tayong buhay na walang hanggan. Tayo ipinanganak na muli. Ito'y lahat magkakaparehas ang kahulugan. Kaya naman yung iba iniisip, tumaas lamang yung level kapag naipanganak na muli. Pero hindi po ganun yun. Ang maipanganak na muli ay nangangahulugan tayo ipinanganak sa laman ng minsan at ngayon na ipanganak ulit. Born again. Na ipanganak ng 2 beses, ipinanganak tayo ng Diyos. Kaya ano yung problema po dito? Wala na po. Sa Juan chapter 1 verse 12 hanggang 13, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao kundi ng Diyos. Ang karapatan at kalwalhatian na maging anak ng Diyos, ay isang napakadakilang bagay. Kumari, yung anak na lalaki ng hari ay may karapatang maging sumunod na hari. Ang mga anak ng Diyos ay higit na mas mataas kaysa sa mga anghel. Kahit tanungin niyo pa yung mga anghel ngayon. Tanungin niyo po sila. Tapos, sasagot sila ng ganito, tama, oo. Bakit ko nasabi na may buong kumpiyansa? Kasi ganun yung sinasabi ng Biblia. Yung mga anghel, wala silang karapatan na maging anak ng Diyos. Ang ibig sabihin ng karapatan ay otoridad. Alam ba ninyo kung gaano kadakilang bagay ang maging anak ng Diyos? Ang anak ng Diyos ay ipinanganak sa katawan ng isang berhen. Hiniram niya ito ng 10 buwan. Ipinanganak siya na sa isang kulungan, sa isang sabsaba na amoy ng dumi ng hayop. Nagawa lamang sa kawayan. Sa loob ng 30 taon, lumaki siya bilang anak ng mahirap na karpintero. Sino po siya? Siya yung diwa ng kalwalhatian ng Diyos. Bakit siya nagpunta sa mababa at hamak na lugar? Sa loob ng 30 taon, bilang isang tao, pinagsilbihan niya ang kanyang pisikal na mga magulang at namuhay bilang anak ng isang karpintero. Pagkatapos, sa loob ng 3 at kalahating taon, gaano kalaking paghihirap ang meron siya sa kanyang buhay na wala man lamang mapagpahingahan ng kanyang ulo. Nagsasalita siya sa Jerusalem sa araw at sa gabi, natutulog sa ilalim ng hamog sa bundok ng mga olibo. Dinanas niya ang lahat ng uri ng pag-uusig mula sa mga Hudyo, hinabol, nabingit sa kamatayan, at sa huli, isang inosenteng tao ang hinatulan ng kamatayan at ipinangako sa krus. Bakit ginawa ito ng anak ng Diyos na walang anumang kasalanan? Para iligtas tayo at ito yung layunin para iligtas tayo.
Pagkatapos nun, siya ay muling binuhay at umakyat sa langit at muling pumasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Iyan ang ginawa ng Panginoon para iligtas tayo at itinaas tayo sa kaluwalhatian iyon. Binigyan niya tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ngayon, tayo ay mga ipinanganak mula sa Diyos. Tayo ay ipinanganak ng Diyos. Ang laman ay ipinanganak ng ating mga magulang ay lilisanin ito sa loob ng ilang dekada. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay walang hanggan, magpakailanman. Kaya ibinigay niya ngayon ang karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa unang Juan 3:1, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Ang Diyos na lumikha ng sangsinukob at lahat ng narito ay tinatawag tayong aking anak. Nang mabautismuhan si Jesus sa ilog Jordan at umahon mula sa tubig, nabuksan ang pintuan ng langit at dumating ang Espiritu Santo na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." Sa katunayan, para kay Jesus, sa simula pa lamang ay hindi na niya kailangan ang tinig na ito. Sapagkat siya ay walang hanggan, nakapantay ng Diyos at siya ang tanging anak ng Diyos. Ngunit ang dahilan kung bakit pumangon si Jesus pagkatapos mabautismuhan ay bakit nababautismuhan ang isang inosenteng tao? Ito ay upang ipakita sa atin in advance na siya ay mamamatay bilang kinatawan natin at muling bubuhayin para sa atin. At ang dahilan kung bakit narinig ni Jesus ang tinig na "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod," ito ay para sa mga taong maliligtas pagkatapos mamatay si Jesus at muling binuhay. Ang Diyos ay nagsalita sa atin, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." Doon sa Roma 8:16, ang Espiritu mismo ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Dumating sa atin ang Espiritu at nagpatutuo siya na tayo ay mga anak ng Diyos. Sinasabi sa isang tinig mula sa langit, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. Sinasabi dito, mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakilala ng sanlibutan sapagkat sila'y hindi nakilala nito. Paano mo makikilala ang isang anak kung hindi mo naman kilala ang kanyang ama? Nakilala ba ng mga relyosong mga Israelita na pinili ng Diyos si Jesus? Hindi. Hindi nila nakilala. Sa halip, ipinako nila si Jesus sa krus dahil daw sa isang malaking maling katuruan. Sino ang gumawa nito? Ginawa ito ng piniling bayan ng Diyos. Kaya sa tingin ninyo, makikilala ba tayo ng mga tao sa mundo? Hindi ba't halatang wala silang alam? Pero may pakialam ka ba? Ngayon, hindi mo dapat kalimutan na ang malwalhating kapangyarihan at kaluwalhatian ng pagiging anak ng Diyos ay ipinagkaloob sa atin. Dapat mong ipagmalaki ito kahit na ako ay mahirap, kahit na hindi ako pinapansin ng mundo at rinatrato ng iba nang hindi maayos, tayo ay mga anak ng Diyos pa rin. Tingnan natin ha? Tingnan natin kung anong mangyayari sa nalalapit. Kaya ngayon, gusto kong sabihin sa inyo ang tungkol sa pagiging anak ng Diyos. Hindi lamang ang pagliligtas sa ating kaluluwa at pagmamahal lamang sa ating mga kaluluwa, kundi pati na rin ang ginawa ng Diyos sa atin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Siya ay nagligtas lamang ba sa ating espiritu at aalis sa ating katawan at iiwan tayo mag-isa? Siya ba ay
Nagbibigay lamang ng magpakailanman na tiket patungo sa langit at wala nang siyang pakialam sa atin sa mundong ito? Hindi po. Binasa natin doon sa Mateo 6:26, sinabi ni Jesus, tingnan ninyo ang mga ibon sa impapawid. Marahil lumilipad ang mga ibon nang sabihin ito ni Jesus upang ipakita sa atin yung mga ibon. Hindi sila nag-aasik o gumagapa, so nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng iyong ama na nasa langit. Hindi sila nag-aasik o gumagapa, so nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng ama na nasa langit. Hindi ba higit na mas malaga kayo kaysa kanila? Tunay na sinasabi ito ni Jesus, pinapakain ng Diyos maging ang mga ibon. Pinalalago ng Diyos ang mga damo ng ganito at ganyan, at tingnan mo ang mga liryo sa parang. Nakakita ako ng liryo nang pumunta ako sa Israel. Lagpas na po ito ng aming mga inaasahan. Ito ay isang maliit na bulaklak, ngunit talagang napakaganda. Ang liryo sa parang, tingnan ninyo yung liryo. Hindi sila gumagawa o mahabi man, gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. Maliban pa dito, ang bulaklak na ito ay higit na maganda. At kung gayon, bibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at kinabukasan ay itinatapon sa kalan. Hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Pinapakain ng Diyos maging ang mga ibon sa impapawid at pinibihisan na maganda ang damo at liryo sa parang. Ngunit sa tingin mo ba ay hindi tutulungan ng Diyos ang kanyang mga anak tulad po nito? Hindi po. Doon sa verse 13 ng Mateo, sabi Mateo chapter 6, at kung gayon, binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at kinabukasan ay itinatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Hindi ba lalo niya kayong bibihisan? Pinalalago ng Diyos ang mga ibon sa impapawid at maging ang damo sa bulak at bulaklak ay binibihisan ng napakaganda. Ginawa ng Diyos ang lahat sa mundong ito. Pinalago sila ng Diyos sa kanyang mga kamay at itinataas sila ng Diyos. Magaganda ang mga ibon. May nagpadala po sa akin ng isang larawan ng iba't ibang uri ng mga ibon. Hindi ko po alam kung na may ganito palang kagandang ibon sa mundong ito. Meron po pala. Mga ibong hindi ko pa nakikita kailanman. Ngunit makikita natin ito, syempre, mare, sa National Geographic or iba pang channel. Anyway, makikita ko yung magandang ibon na ito gamit ang cellphone sa isang pindot lamang. Ang mga ito ay nakakapigil hininga sa kagandahan. Iba-iba yung kulay ng mga ito at ano yung naisip natin kapag nakikita natin ito? Pinupuri natin kung gaano kaganda ang ginawa ng Diyos. Paano naman yung bulaklak? Iba-iba sila. Ang pag-ibig ng Diyos, gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa atin na ginawa niya ang lahat ng mga bulaklak na ito para lamang tayo ay pasayahin. Gaano nga lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin na ginawa niya tayo ng maraming prutas na may iba't ibang hugis, lasa at nutrisyon. Kung meron tayo ng mga bagay na ito, naisip ninyo po ba yung biyaya ng Diyos? Ito ba ay galing sa inyong sarili? Maski yung mga halaman, ginawa ng Diyos ang lahat para sa atin. Minamahal lang ba ng Diyos ang espiritu natin at iniligtas lang ang espiritu natin? Iiwan lang ba tayo ng Diyos at sasabihin, ngayon ligtas ka na, kita na lang tayo sa langit? Hindi po. Hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Bakit hindi kayo naniniwala gayong pinaniniwalaan ninyo yung inyong kaligtasan?
Naniniwala na kayo ay nininis sa pamagitan ng dugo ng Panginoon at naniniwala kayo na kayo ay matuwid na ngayon. At naniniwala rin kayo na iniligtas ng Diyos yung inyong mga espiritu. Gaano nga ito kadakila? Naniniwala kayo sa lahat ng mga patay ay muling mabubuhay at magiging banal gaya ng Panginoon kahit sa oras na ito kung dumating man si Jesus. Kung ngayon, bakit hindi kayo naniniwala na kasama niyo siya? Kasama natin siya sa ating buhay. Dahil ba sa hindi ka sinabihan ng Diyos? Hindi po, doon sa Mateo 10:29, hindi ba ipinagbibili ng isang pusing ang dalawang maya? Yung isang kusing siya po yung pinakamababang halaga ng barya. Yung dalawang maya ay pinagbili para sa isang kusing. Ibig sabihin, malibang ipahintulot ng Diyos sa mga maliit at hamak na baya ay ni isa man sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa. Sinasabi nito sa atin, kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Sa chapter 10 ng Mateo, verse 30, sinabi ng Diyos, at maging ang mga buhok ng inyong ulo ay bilang na lahat. Bilang niya ang bawat buhok natin. Bilang niya ang bawat buhok natin. Ngayon, itaas po ninyo ang inyong mga kamay kung nabilang na ninyo ang buhok ninyo sa ulo. Alam ninyo po ba kung gaano karami yung iyong pinikmata? Hindi ito mabilang. Gayunman, bilang ng Diyos ang lahat ng ating mga buhok. Sa Awit 147 verse 4, sinabi ng Diyos ang tungkol sa mga bituin. Ang bilang ng mga bituin ay kanyang ibinibilang, binibigyan siya niya sa kanila ang lahat, ang mga pangalan nila. Maging yung mga astronomer, hindi nila alam kung gaano karami yung bituin. Merong nagsasabi na higit daw sa 1,000 billion na galaxy na binubuo ng 100 billion na mga bituin. At sinasabi rin na mayroong 1,000 billion galaxy. Maaring sabihin nila ito, marami pang kalawakan at universe ang gaya nito na hindi natin nalalaman. Maaring meron pa nga, pero hindi natin ito nalalaman. At sa ganitong uri ng malawak at malaking universe, bilang ng Diyos ang lahat ng mga bituin. Hindi lamang niya bilang ha, kundi binibigay niya sa kanila yung pangalan nila. Wala pong imposible sa Diyos. But I know whom I have believed and I'm persuaded that He is able to keep which I have committed unto Him against that day. He's able to keep. Kaya niya kahit hindi natin kaya. Mas may kaalaman siya kaysa sa atin. Hindi lamang niya nalalaman, kundi iniingatan at inaalagaan niya ito. Kaya huwag kayong mabalisa na nagsasabing anong aming kakainin, anong aming inumin, anong aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga intilan lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Saan ako kakain ng agahan? Ano yung kakainin ko sa tanghalian at sa hapunan? Saan ako matutulog? Yung mga bagay na ito inaalala ng mga ulila at walang mga magulang. O di kaya yung mga taong walang tirahan. Ito yung mga bagay na inahanap ng lahat ng mga hintil, ng mga taong hindi ligtas, ng mga taong hindi kilala ang Diyos. Batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Batid, ibig sabihin, inaako niya yung responsibilidad. Kung yung isang bata ay may kaya yung kanyang mga magulang at nag-aalala naman tong batang ito kung ano yung kanyang kakainin, inumin, saan matutulog at ano yung susuot, matutuwa kaya sa kanyang magulang niya? Maaring sasabihin nilang nababaliw na ang batang yun. Bakit ka nag-aalala? Bakit? Yung bata, dapat niya lang gawin yung tungkulin niya. Ang sundin ng kanyang mga magulang, dapat mag-aral ng mabuti bilang isang estudyante. Hindi niya kailangan gumawa ng mga mahihirap na bagay. Kung gagawin niya lamang yung lagi niyang ginagawa, matutuwa ang kanyang mga magulang. Hindi dapat pilitin ang mga magulang na maging espesyal yung kanilang mga anak. Iyon ay pagiging makasarili.
Hindi sila dapat gawing espesyal ng kanilang mga magulang. Tayo mga Kristiyano ay mga normal na tao lamang. Dapat natin silang gawing Kristiyano. Nais ba ng Diyos ng iyong mga anak ay ibigay niya sa atin ay maging espesyal gaya ni Superman? Yun ba yung gusto ng Diyos? Hindi po. Dapat natin siyang gawing normal gaya ng anong klase ng tao po. Gaya ng isang mabuting Kristiyano. Bilang isang normal na Kristiyano. Ano man yung kanyang trabaho, pumapasok man yung anak niya sa kumpanya o may-ari ng negosyo, maging magsasaka, ano man po yung kanyang ginagawa, ayos lang. Dapat natin silang gawing tunay na Kristiyano. Di kalaunan, ang Diyos yung bahala sa kanila. Gayunpaman, bakit nagiging makasarili po tayo? Kaya nga, o kayong maliliit ang pananampalataya. Sinasaway tayo ng Diyos. Bakit tayo naniniwala sa ibang mga bagay at hindi naniniwala sa iba? Naniniwala kayo na naniniwala tayo sa kaligtasan ng ating espiritu, pero hindi tayo naniniwala na lagi natin siyang kasama para tulungan tayo at para proteksyonan tayo. Bakit? Maski nga yung buhok natin ay bilang niya, pero bakit tayo nag-aalala? Meron ba tayong dapat ikainggit? Wala po tayong dapat ikainggit. Bago ako maligtas, maraming bagay yung kinainggitan ko. Totoo po. Bakit? Dahil napakahirap namin nung bata ako, kaya nagtrabaho ko habang nag-aaral. Nagtinda ko ng candy, bubblegum, ice cream, diaryo at naging tagalinis ng sapatos. Marami po ako naging trabaho. Gusto kong mabuhay ng maayos kahit minsan. Nagdusa ako habang iniisip ito. Kapag nakakita ko ng isang tao na nakatira sa magandang bahay, naiinggit po ako. Balang araw, titira rin ako sa ganyang klaseng bahay. Maraming bagay po yung kinainggitan ko. Gayunpaman, nang matapos akong maligtas, bakit pa ako magsisinungaling sa harapan ng Diyos? Lahat ng bagay ay maglalaho. Ako po yung pinakamasayang tao. Ngayong buwan, October 30, magsi-60 years na po simula nang ako ay maligtas. Nagiging mas masaya ako araw-araw. Nagiging napakasaya ko. Hindi ako natatakot mamatay. Walang dapat ikainggit. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo yung mga naging anak ng Diyos. Kasama natin yung Diyos bilang niya yung lahat ng ating mga buhok. Kasama natin siya. Binibigyan ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Siya yung nagtataguyod sa atin. Ano yung dapat nating ikainggit? Wala tayong dapat ikainggit. Meron bang dapat ipag-alala? Wala po. Wala ang dapat ipag-alala. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ipalam ninyo yung inyong mga kabalisahan sa Panginoon. Maraming verses po yung gaya nito. Wala tayong anumang dapat ikainggit at ipag-alala. Meron po ba kayong anumang kinatatakutan? Ano po yung kinatatakutan ninyo? Takot po ba kayo sa tao? Kung mayroong digmaan, matatakot ba kayo? Sa 10,000 tao ako hindi natatakot na naghanda ng kanilang mga sarili laban sa akin sa palibot. Bagamat magkampo laban sa akin ang isang hukbo, hindi matatakot ang aking puso bagamat magbangon ang digmaan laban sa akin kayo may nagtitiwala sa kanila. Ano yung tatlong bagay na dapat wala ang Kristiyano? Dapat wala siyang pagkainggit. Wala siyang pag-aalala. At ano po yung huli? Wala siya dapat na katakutan. Sa katunayan, maraming mga bagay na dapat wala ang isang Kristiyano. Kapag mayroong bigla ang brownout, sasabihin ng isa, may lighter ka ba? Dahil madilim eh.
Gayunpaman, walang lighter ang isang Kristiyano dahil hindi siya naninigarilyo. Ang taong ligtas ang magbubukas ng lighter. Maraming bagay yung wala yung mga ligtas. Maraming bagay po tayong wala, gaya ng lighter, pag-aalala, inggit, at katatakutan. Yung mga taong hindi ligtas, marami sila ng mga bagay na ito. Meron silang lighter, meron silang pag-aalala, kinakatakutan. Meron silang lahat ng mga bagay na ito dahil dapat nating alisin yung mga bagay na ito. Kaya nga doon sa Ebanghelyo, ayon kay Mateo sa 6:31-32, kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang bahat ng mga bagay na ito. Anong ibig sabihin ng batid? Ibig sabihin ay inaako niya yung responsibilidad. Higit sa lahat, ibig sabihin nito na yung Diyos na lumikha ng universe ay batid at tinutulungan tayo. Kaya bakit tayo nag-aalala? Kaya nga, dapat na maging malinaw din sa atin yung problemang ito. Buksan po natin sa Roma chapter 8. Roma chapter 8, verse 32. Roma chapter 8 verse 32. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Hindi niya ipinagkait yung kanyang sariling anak at dahil ito sa lahat. Ito pong taong ligtas. Ito yung tumutukoy doon sa lahat, para sa lahat ng mga taong ligtas. Iniligtas tayo ng Diyos at pinaniniwalaan natin ito. Tayo ay mga mananampalataya. Yung nagbigay ng kanyang sariling anak hanggang kamatayan sa krus ay bibigyan din tayo ng lahat ng mga bagay bilang biyaya. Magagawa ba niya na nagbigay ng kanyang dakila at kamangha-manghang anak at ibigay yung lahat ng bagay para sa akin? Ano yung pinahahalagahan niya higit kaysa sa atin? Hindi ba ito yung ibig sabihin ng verse? Makakapatid, yung pag-aalala, ito ay kawalan ng pananampalataya. Sinabi ng Diyos na palagi natin siyang kasama, kaya bakit ka nag-aalala? Bakit ka nababalisa? Bakit ka nga ba nag-aalala? Dahil mahirap ka lamang? Ang Diyos ay nagpapadukha at nagpapayaman. Gaano nga kahirap si Jesus? Wala siyang mapagpahinga ng kanyang ulo, ipinanganak siya sa sabsaban. Meron po bang sino man tao yung ipinanganak sa sabsaban? Ipinanganak po tayo sa mamahaling hospital. Gaano nga ba kahirap si Jesus? Mahirap. Mahirap yung pagiging karpintero, which is at that time, mababang uri ng trabaho. Siya ay namuhay bilang anak ng isang karpintero sa loob ng 30 taon. Wala po siyang matulugan sa loob ng 3 at kalahating taon. May mga lungga ang mga asong gubat at ang mga ibon sa impapawid ay may mga pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang mapagpahinga ng kanyang ulo. Ngunit, susunod ka pa rin ba sa akin? Ito yung sinabi ni Jesus. Gaano nga ang naranasang kahirapan ng mga alagad na sumunod kay Jesus sa loob ng 3 at kalahating taon? Si Apostol Pablo ay hubad. Nagutom, walang tulog, hindi nakakain, nilamig at binugbog ng maraming ulit at ilang beses nang halos mamatay. At siya ay pumunta sa Roma at ipinangaral ang Ebanghelyo sa loob ng 2 taon at siya ipinugutan ng ulo. Bakit? Kasama niya ang Diyos. Ngunit bakit siya ay hubad, gutom, hindi makatulog, hindi makakain, dinala sa bilangguan, halos mamatay, binugbog ng maraming ulit
at pinugutan ng ulo hanggang sa mamatay. Ito ay katanungan ko rin po at ito ay naging aking assignment. Ngunit kinalaunan ay naunawaan ko. Nang si Pedro ay binugbog at ibinilanggo ang Diyos at nagpakita sa at sinabi, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano kang nagpatotoo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangan magpatotoo ka rin sa Roma. Ito ay mahirap na maunawaan. Tama po ba? Kung ang Diyos ay kasama ni Pablo, hindi ba ay mabuti kung si Pablo ay naligtas sa bilangguan? Ngunit bakit hinayaan ang Diyos na mabilanggo si Pablo? At ito ay mabuti para sa atin na mabuhay para sa Panginoon sa kaginawan at kasaganahan. Ngunit ang Diyos ay mas nalulugod kapag tayo ay nagtitiwala sa at sumusunod sa Diyos sa kahirapan at kadukaan. Alam ba ninyo ito? Si Pablo ay merong sakit. Bakit? Dahil ang biyaya na natanggap ni Pablo sa Panginoon ay dakila. Binigyan ng Diyos ng sakit si Pablo upang siya ay huwag magmalaki. Si Pablo ay nanalangin ng tantong ulit upang gumaling. Tinawag ito ni Pablo na tinik sa laman. Ito ay tinik sa kanyang katawan. Ito ay hindi nakakamatay, ngunit ito ay masakit. Nanalangin si Pablo ng 3 oras para sa tinik na ito na matanggal. Ngunit sinabi ng Panginoon, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kung si Pablo ay nagmalaki, ang kapangyarihan ng Diyos ay aalis sa kanya. Ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglalait, kahirapan, pag-uusip at mga sakuna sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Tinuturuan tayo ng Diyos na manalig sa Kanya habang nasa kahirapan. Kaya't ang Diyos ay ginagawa tayong mayaman, mahirap, binibigyan tayo at kinukuha. Gaano kadakilang yaman ang ibinigay ng Diyos kay Job? Ngunit kinuha ng Diyos ng minsanan nito. Ang lahat ng 10 anak ni Job ay sabay-sabay na namatay. Nang siya ay bisitahin ng kanyang mga kaibigan, hindi sila nakapagsalita. Pagkatapos ang ilang araw ay sinabi nila, pinarurusahan kayo dahil sa inyong pagkakasala. Si Job ba ay pinarusahan dahil sa kanyang mga kasalanan? Ano yung sinabi ng asawa ni Job? Mananatili ka ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Ang asawa ni Job ay nagsalita ng masasamang salita. Ngunit ano ang sinabi ni Job sa napakahirap na sitwasyong ito? Ang Panginoon ang nagbibigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Nang matapos ang kanyang kahirapan, pinagpala ng Diyos si Job ng 2 ulit. Hindi ibig sabihin nito na binibigyan ng Diyos ng 2 ulit na biyaya si Job ay ganun din po yung mangyayari sa atin sa mundong ito. Ngunit ito yung walang hanggang kaluwalhatian sa langit. Itinuro ng Diyos kung paano tayo magtitiwala sa Kanya sa ating kahirapan. Kaya tayo ay ginagawa niyang dukha. Sa Pilipos 4, marunong ako magpakambaba, marunong din ako magpakasagana. Sa bawat bagay, sa lahat ng bagay, ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan. At maging sa kagutuman, at maging sa kasaganahan, at maging sa kasalatan. Mayroong pagkakataon na si Pablo ay masagana sa mga material na bagay. Siya ay naglalagbay ng mayroong malaking halaga ng ambagan. Siya ba ay nagutom? Ngunit, mayroon ding pagkakataon na siya ay talagang naghirap. Ang Diyos ay ginawa siyang parehong masagana at dukha. Kaya sa kasaganahan man o sa kadukaan, si Pablo ay natutong makontento sa Panginoon at nagtiwala sa Kanya. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganahan at maging sa kasalatan. Ito yung mismong sinabi ng Panginoon.
siya ay ang Diyos, ginawa tayong parehong masagana at ginawa rin tayong dukha. Kaya sa kasaganahan man o sa kadukaan, katulad ni Pablo, ay matuto tayong makontento sa Panginoon at magtiwala sa Kanya. Marunong ako magpakababa at marunong din ako magpakasagana sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganahan at maging sa kasalatan. Minsan, ginawa tayong masagana ng Diyos. Pinagmamasan tayo ng Diyos kung paano natin ginagastos yung perang ito. Wari, bumili ng lottery ticket at nanalo. Iyon ay 4 na bilyong piso. Ano kaya ang gagawin ko? Ikaw ay nag-iisip kung saan mo gugugulin ang malaking halaga ng pera. Tama po ba? Ngunit maraming tao na nanalo sa lottery ay mayroong hindi magandang katapusan. Ano sa lahat? Bibilhin mo yung magandang bahay? Bibili ng magarang sasakyan? Bibili ng mamahaling mga furniture at mga electronics? At yung isa pa, pinapalitan rin nila yung kanilang asawa ng bago. At siya ay hindi na nagtatrabaho. Umiinom araw-araw at naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan. At siya ay tatalikod at mamamatay. Siya ay mabilis na mamamatay. Siya ay mawawala ng katahimikan dahil sa malaking halaga ng pera. Ito ang mga nangyayari sa mga taong hindi ligtas. Subalit, ang isang ligtas na Kristiyano na manalo sa lottery ng 4 na milyong piso, ano kaya ang gagawin niya? Ano kaya ang gagawin niya? Tayo mag-i-invest upang magkaroon ng 40 billion pesos? Kayo ba'y nangangarap ng ganito? Bumili ng gusali, bumili ng pribadong eroplano, magpunta o maglibot sa buong mundo? Ikaw ay maaring magplano. Ano ang gagawin mo? Sana ay meron din po ako ng ganitong kalaking kahalaga. Sana po talaga meron din akong ganong kalaking pera. Ang Kristiyano ay dapat na magaling sa calculation. Kung ikaw ay biglang magkaroon ng 4 billion pesos, dapat mong isipin na ito ay regalo mula sa Diyos, kaya dapat mong ibigay yung 4 billion pesos pabalik sa Diyos. Yung 4 billion pesos upang magtayo tayo ng retreat center, tama? Sa pamagitan nito, maaari tayong magtayo ng maraming gusali na tulugan. Tama po ba? Pwede din naman gastusin mo yung 2 bilyong piso para sa pandaigdigang misyon. Dapat natin itong makalkula ng maayos at gamitin para sa Diyos. At kung ito ay gagamitin mo para bumili ng bagong bahay, sasakyan, maglakbay sa buong mundo at kumain ng maraming pagkain, ikaw ay mabilis sa mamamatay. Gayunpaman, minsan ay binibigyan tayo ng Diyos ng kasaganahan at paminsan ay pinagmamasdan tayo ng Diyos kung paano natin ito gugugulin. At kung gugugulin natin ito sa maling paraan, kukunin ito ng Diyos. Ito ay totoo, hindi ito biro. Nakita ko na po ito. May isang brother na nagsimula ng negosyo at nagkaroon ng maraming pera. Ngunit siya ay nawala ng katahimikan at napilitang gumawa ng negosyo sa pamagitan ng perang ito upang magkaroon pa ng mas maraming pera. At siya ay nawala ng mga ari-arian at ng tahanan. Tayo ay dapat na mag-ingat dito. Ano ang dapat natin gawin kung sabihin natin na si Jesus ay nasa aking puso kaya ako ay tanging sa iyo nasisiyahan. Tayo ay dapat nang masiyahan sa Diyos.
kahit tayo ay walang anuman, nasa atin ang Panginoon. Ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng buhay at nagbigay ng gawain sa ating na ating gagawin para sa Kanya. At kung tayo ay maagang kunin ng Panginoon, tayo rin ay masisihan. Ano ang inyong pinag-aalala? Kayo ba'y nag-aalala? Huwag po kayong mag-alala. Huwag po kayong mag-alala. Tingnan natin sa Hebreo chapter 13. Hebreo chapter 13 verse 5. Hebreo chapter 13 verse 5 hanggang 6. Hebreo 13, 5 hanggang 6, sumiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan sa kung anong meron kayo sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya't panatag nating sa masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Ito ay isang lumang kwento. Naunawaan ko ang verse na ito kung paano ko naunawaan yung ebanghelyo. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan sa kung anong meron kayo sapagkat sinabi niya. Sapagkat wala tayong dinadalang anuman sa sandibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Ano man ang ibigay sa atin na Diyos, tayo ay dapat na makontento. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi. Ikaw ay dapat na masiyahan kung ano ang meron ka ngayon. Kapag ang mga tao ay nakakakita ng tao na mas mayaman sa kanila, sinasabi nila, kailan kaya ako mamumuhay ng gaya ng taong iyon? Ngunit, merong higit na mas maraming tao na mas dukha kaysa sa atin. Alam niyo po ba ito? Narinig ko yung kwentong ito nang ako'y bumisita sa India. Ang ibang mga tao ay hindi nila alam yung kahulugan ng salitang busog. Sila ay hindi nakakakain hanggang sila ay mabusog. At maraming tao ang naghihirap dahil sa malnutrisyon. Ang mga bata ay lubang napakapayat. Ako ay nalulungkot na makita ito. Merong napakaraming mga mahihirap na tao sa mundong ito. Maraming tao ang namamatay dahil sa kahirapan. Ang karamihan sa mga tao ay hindi man lamang nakakakain ng 2 beses sa isang araw. Tayo ay nakakakain ng masagana at ang ibang mga tao ay naghahanap pa ng ibang mas mabuting kakainin. Dapat nating malaman yung ating posisyon at panatilihin ito. Tayo ay dapat na masiyahan kung ano ang meron sa ngayon. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Kayo masiyahan na kung anong meron kayo sapagkat sinasabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Sinabi ng Diyos, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Ngunit ano ang iyong pinag-aalala? Kung ako ay dukha, nais niyang magtiwala ako sa kanya sa kalagitnaan ng kahirapan at mamuhay na nasisiyahan sa Panginoon. Paano kung tayo ay mayaman? Merong napakaraming gawain para sa Panginoon at hindi gamitin ang ating kayamanan para sa pansarili nating kasiyahan. Dapat nating gamitin yung ating pera para tulungan yung mahihirap nating mga brothers and sisters, maipangaral yung ebanghelyo, gumastos ng kaunti para sa ating sarili. Dapat din tayong gumugol ng malaking pera para sa ebanghelyo. Kung alam ninyo kung paano gastusin ang pera, ay ibibigay ito sa inyo ng Diyos.
Minsan ay nagbibigay ng malaking pera ang Diyos sa isang tao, pero kung hindi niya alam kung paano gamitin ito, kukunin ito sa kanya ng Diyos at hindi na muling bibigyan. Dahil kapag meron siyang malaking pera, ay madali siyang nabibigo, kaya hindi na siya bibigyan ng panang Diyos. Subalit kung alam niya na kung paano ito gamitin, ay malulugod ang Diyos at lalo pa siyang bibigyan. Kapag lalo siyang binibigyan ng Diyos, ay lalo niyang pinagbubutihan ang paggamit nito. Kapag lalo ko siyang binibigyan, ay lalo niyang ginagamit sa tama. Kapag mali ang paggamit natin, ay kukunin ito sa atin ng Diyos. Ang Panginoon ang aking katulong, ang Diyos ang aking sponsor. Ilang taon rin akong nag-iisang nag-iikot, dala lamang yung aking Biblia. Tanda ko yun. Wala akong ibang dala kundi ang aking Biblia. Ngayon, kung babalikan ko yung tungkol dito, hindi ko maalala kung saan ako natulog o kung ano yung kinain ko. Basta dala ko lamang yung aking Biblia. Wala akong bag nun. Pero maraming beses akong nagutom at umiyak. Pero hindi ako natakot sa ano paman. Maayos na akong nakakapamuhay ngayon. Walang dapat ikatakot sa pagiging mahirap. Sinasabi ko po ito sa inyo. Nakakatuwang maging mahirap. Nakakagulat po ito. Kung mamumuhay kayong kasama ng Panginoon, masaya po kapag kasama natin yung Panginoon. Natatakot po ba kayo? Kailan ba sinabi ng Panginoon na iniwan niya tayo? Iniwan ba ng Diyos si Apostol Pablo? Ito ba ang dahilan kung bakit siya hubad, gutom, walang tulog, walang pagkain, nilalamig, nanginginig, pinugutan ng ulo? Hindi po. Iyon ay napakadakilang karangalan. Tumangis ba si Pablo o pinuri ang Diyos nung siya ay nasa gitna ng gabit, pagbubugbog at bilanggo? Doon sa Gawa chapter 16, nang mag-aating gabi na si Pablo at si Silas ay umaawit ng himno matapos ang hagupit at ipinasok sa kaloob-looban ng bilingguan. Na nakakabit ang mga paa sa mga pagkakagapos at sinasabi nilang, "My Lord is strong castle." At ang mga tanikala ay nakalag, agad ding nabuksan ang lahat ng mga pinto. Iyon ay isang himala. Nang gabing iyon ay naligtas ang buong sambahayan ng bantay. Kapag kayo ay nasa kahirapan, huwag ninyong sabihin, "O Diyos, bakit mo ako pinabayaan?" Ang Panginoon ang aking katulong. Ang Panginoon ang aking sponsor. Nang matuklasan ko ito, labis po akong nagpapasalamat. Ang nakakatuwa pa, pagkatapos ko itong maunawaan, naunawaan ko ito gaya ng kung paano ko naunawaan ang Ebanghelyo, kaya hindi na ako nag-alala pa pagkatapos nito. Pagkatapos, hindi na ako nagkulang ng anumang bagay. Nakakamangha. Hindi ko po alam kung paano ito may papaliwanag noon, ngayon ay at sa hinaharap. Napakaayos ng pamumuhay ko ngayon. May maayos na bahay, magandang kotse, at maayos na pakikisama sa mga kapatid. Masaya po ako, pero hindi dahil sa mga bagay na ito. Nasisiyan ako hindi sa mga bagay na ito. Dahil anumang kahirapan ang harapin ko, ang puso ko ay nabubuhay para sa Panginoon. Hindi ito nagbabago noon at maging ngayon. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana sa bawat bagay at sa lahat ng bagay. Patuloy pa rin akong natututo paulit-ulit. At ang Panginoon ay kasama ko palagi para ako tulungan. Wala pong duda yon. Ang pinaka-minimiti ko ngayon habang nasa mundo pa ako, habang tumitibok pa ang aking puso, ay nais kong ipagpatuloy ang gawain na ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. At gusto kong sabihin sa Kanya, "O Diyos, kunin mo po ako kapag tapos na ang gawain ko." Totoo po ito. Ito po yung panalangin ko. Wala nang iba pa po.
Wala akong malaking bagay na ginawa. Ang ginawa ko lamang ay yung kaya ko. Kapag sinabi ng Panginoon, halika, habang ginagawa ko ang makakaya ko, ay pupunta ako sa Kanya at magpapasalamat. Bago pinugutan ng ulo si Pablo, kung titingnan natin sa ikalawang Timoteo, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Alam niya na malapit na siyang mamatay. Kaya mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. Iyon ay dakilang kamatayan. Nang mamatay si Jesus sa krus, natupad na. At siya ay namatay. Anong ibig sabihin niyon? Siya ay nasiyahan. Pumarito si Jesus sa mundo at ginawa ang lahat niyang makakaya. Umaasa po ako na matatapos ang buhay natin sa pagsasabi ng salamat po at hallelujah. Tapos ibinibigay yung kalwalhatian sa Diyos. Ano po sa tingin ninyo? Kapag dumating na ang kamatayan, kung alam ko lamang mangyayari ito, hindi sana ako namuhay ng may kaduwagan. Dahil sa mga walang kabuluhan at pisikal na mga bagay sa mundong ito, hindi ako nakapamuhay para sa Panginoon at nabuhay ng duwag. Hindi po dapat ganito. Habang nabubuhay po tayo, dapat tayong gumawa para sa Panginoon at mabuhay ng may katapangan. Kung gayon, siya ay tutulong sa atin. Tama po? Pero hindi niya tayo tutulungan ng walang kondisyon. Nandito po yung kondisyon sa Mateo 6:33. Tingnan po natin. Mateo chapter 6 verse 33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kariyan at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Tignan ninyo po. Sabi, ngunit hanapin muna ninyo. Anong ibig sabihin ng muna? Ano yung dapat ninyong unahin gawin? Ano yung prioridad natin sa ating buhay? May mga bagay na dapat muna natin gawin at may mga bagay na saka na dapat natin gawin. Ano ba yung dapat muna natin gawin? Dapat muna natin gawin yung pinakamahalagang bagay at dapat nating isantabi yung mga hindi gaanong mahalagang bagay. Sinabi ng Panginoon na ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Hanapin muna ninyo yung kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ito yung utos sa atin ng Panginoon sa lahat ng mga Kristiyano. Hindi niya ito sinasabi sa mga taong espesyal. Well, tayo ay naligtas at naging anak ng Diyos. Ibinigay niya sa atin ang walang hanggang langit bilang pangako. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya, bakit kayo natatakot mamatay? Ang taong nakatanggap ng buhay na walang hanggan, bakit ka natatakot? Ang pagkawasak ng katawan ay kalayaan natin tungo sa buhay na walang hanggan. Pagkatapos, magtatapos sa universidad ng pagdurusa. Magpaparegister naman tayo sa universidad ng walang hanggan. Kaya ano yung kinakatakot natin? Sa halip, ano yung dapat nating gawin habang nabubuhay tayo sa mundong ito? Ano yung dapat muna nating gawin? Mateo chapter 6 verse 9. Verse 9 hanggang 11. Manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kariyan mo, masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Ngayon, ano yung panalangin na itinuro sa atin ng Panginoon? Ama naming nasa langit, Ama naming nasa langit. Tinatawag natin ang Diyos na may lalang ng langit at lupa na ating Ama. At sambahin nawa ang pangalan mo. Mahalaga na pabanalin ang pangalan ng Diyos at Ama.
paano natin ngayon pabanalin ang pangalan ng Diyos, Ama? Ang Ama na nagligtas sa atin, ano yung dapat natin gawin? Tumating nawa ang kaharian mo. Saan ba darating ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay darating sa puso ng mga taong ligtas, at kapag naligtas ang ating mga kaluluwa, ang kahirapan ng ang kaharian ng Diyos ay natutupad. Ang salitang hanapin muna ang kaharian ay kapag ang isang tao ay naligtas ay unti-unti ring napapalawak ang kaharian ng Diyos. Manalangin nga kayo ng ganito. Dumating nawa ang kaharian mo. Magmula po bukas ay magdadaos po tayo ng Bible Seminar. Ang puso ng mga taong hindi pa ligtas ay nasa impyerno. At kapag sila ay naligtas mula sa impyerno ay malilipat sila sa langit. Ang kaharian ng Diyos ay lalawak. Ang tatlong elemento ng isang bansa ay lupain, taong bayan at kapangyarihan. Mayroong kapangyarihan, lupain at taong bayan. Ang kapangyarihan ay ang Diyos, ang lupain ay ang bagong langit at ang bagong lupa. Bagamat malawak ang lupain kung wala naman tao, wala itong kabuluhan. Ang mga taong ligtas ay papasok sa kaharian ng Diyos at paisa-isang maliligtas at ay ang mabawi ang lupain na nasasakop ng Diablo. Ang hari nawa ng kapayapaan ay bumalik pagkatapos ng magtagumpay ng bayan. At kapag handa na ang mga taong papasok sa kaharian, ang hari ng lupain ay darating. Kaya sinasabi ng Biblia na hanapin ang kaharian. Kapag pinabanal natin ang pangalan ng Amang Diyos at sinunod ang Ama, at kapag ang kaluluwa ng isang tao ay naligtas sa pamagitan ng ating pag-i-evangelize, ang kaharian ng Diyos ay darating. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Hanapin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ano ba ang katwiran ng Diyos? Ito yung kalooban ng Diyos. Ang taong ligtas ay sinusunod ang salita ng Diyos at iniibig ang iba na ang siyang katuparan ng katwiran ng Diyos. Sa panlabas, ang mga tao ay naliligtas sa pamagitan ng pag-i-evangelize sa loob, sa pagsunod sa salita ng Diyos at pagtupad sa kalooban ng Diyos. Masunod nawa ang kalooban mo kung paanong sa langit gayon din naman sa lupa. Ang kalooban ng Diyos sa langit, ang bagay na pagpasyahan niya ay naisa sa katuparan sa lupa. Saan? Ito ay nasa sa katuparan sa buhay ng mga taong ligtas. Masunod nawa ang kalooban mo. Ito yung kalooban ng Diyos. Ang ebanghelyo ay maipangaral. Ang kalooban ng Diyos ay naisa sa katuparan sa ating puso at buhay. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Kung gayon, ay ibibigay niya sa atin ang lahat ng mga bagay na ating kailangan. Subalit, hindi natin sinasamba ang pangalan ng Diyos. Hindi natin alam kung ano ang dumarating. Alam kung ano ang dumating ang kaharian ng Diyos at kung ano ang sundin ng kalooban ng Diyos, kundi manalangin ng bigyan mo po kami ngayon ng pagkain sa araw-araw. Meron pong kasunod, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At kung gayon, ibig sabihin ay ang kondisyon. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nangangahulugang idaragdag ng Panginoon ang lahat ng bagay na kailangan natin. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Siniguradong tutuparin niya ito. Alam ko po ito, walang duda. Ang suwayin ng pangako dahil sa hindi pagsampalataya sa pangako ay hindi pagsampalataya. Dahil sa hindi pagsampalataya, kaya hindi sila sumusunod. Silang mga hindi sumasampalataya sa pangako ng Diyos ay nagtutuon ng kanilang mga pansin kung ano ang kanilang kakainin, ano yung kanilang iinumin, ano yung kanilang susuotin, paano matutulog, paano kakainin at mabubuhay at paano maayos sa halip na hanapin yung kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Kapag napapaalalahanan sila ng kaharian ng Diyos at ng kanyang katwiran, nananalangin sila. Ito eh, kapag meron lamang silang sobrang oras, ginagawa nila ito. Kung wala, ay hindi nila ito gagawin. Ganito po ba ang Christian life? Ano ba ang una sa ating Christian life? Ano yung una? Pag-isipan niyo po yung prioridad. Una, ikalawa, at ikatlo. Gaya nito.
Mayroong pagkakasunod-sunod. Ano yung una? Ito yung hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Gawain po ba ito ng mga pastor lamang? Saan po nakasulat na pastor lamang yung gagawa ng mga ito? Ito yung dakilang utos ng Panginoon na ibinigay sa lahat ng mga Kristiyano. Kaya linggo ng emergency para sa ating ay nagmula sa atin ay magmula na bukas po. Ngayon, yung Amerika, Korea at Japan ay nagsasagawa ng joint military exercise. Habang nagpapakawala naman ng missiles ang North Korea, hindi natin alam kung kailan mangyayari ang digmaan. Subalit, hindi tayo natatakot sa digmaan. Dapat ipangaral natin yung ebanghelyo. Ipangaral ng mga Kristiyano ang ebanghelyo na ginawa, na ginagawa yung gawain ng Diyos. Kaya ingatan ninyo yung bansang ito. Iingatan niya ito. Gawin lang natin yung dapat natin gawin. Tayo ay may ibang pakikipagdigma. Ito yung pakikipagdigma sa Diablo. Huwag ninyo pong pagsikapang iligtas ang inyong sarili. Huwag kayong matakot. Sama-sama nating ipanalangin ang gawain ito upang maligtas ang kahit isang kaluluwa. Ang isang kaluluwa ay higit na mahalaga kaysa buong sanlibutan. Ano ang dapat kong gawin upang makapagligtas ng kaluluwa? Tayo ay manalangin, maglaan ng oras, magsakripisyo ng ating kayamanan. May mga bagay tayong kayang gawin kahit na hindi natin mailaan ang buhay natin. May mga bagay tayong dapat munang gawin magmula bukas para sa linggong ito. Ito ay ang manalangin, makibahagi na may isang puso at kaluluwa at ipangaral ang ebanghelyo. Una, may mga bagay tayong dapat unahin. Ngayon ay dapat nating ibigay ang dakilang kagalakan at kaluwalhatian sa Diyos. Ito, manalangin na po tayo. Mabagi namin amang Diyos, nung hindi pa namin kilala ang Diyos, ay una mo kaming inibig at noon kami ay mga makasalanan pa, ang Panginoon ay namatay para sa amin at sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo na dumanak ay nahugasan kami sa aming mga kasalanan. Kaya nagpapasalamat po kami sa kamangha-manghang biyayang ito na nagligtas sa amin ng walang anumang kondisyon. Ngayon, kami na mga naligtas ay naging sa iyo dahil binili mo kami sa pamagitan ng dugo ng Panginoon. Sa aming natitirang buhay, kami ay nabubuhay at namamatay para sa Panginoon. Hinihiling po namin na ang aming buong buhay ay maipamuhay namin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Taimtim po namin idinadalangin na naway maraming kaluluwa ang maligtas sa pamagitan ng idadaos naming Bible Seminar mula bukas. Kung paanong itinuturing ng Panginoon ang isang kaluluwa na higit na mas mahalaga kaysa buong sanlibutan, taimtim po namin idinadalangin na maraming kaluluwa na hindi paligtas mula sa aming mga kapitbahay ang maligtas. Para dito, kami ay magpapagal, magsasakripisyo at magtutulungan sa isa't isa upang sa pagkakataong ito ay maraming kaluluwa ang maligtas. At hangad namin na makapagbigay ito ng dakilang kagalakan at kaluwalhatian sa iyo. Pakiusap, gamitin mo po kaming mahalaga ayon sa kalooban ng Panginoon para sa gawain ito. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.